girls, welcome back to our channel. And for today's video, pag-uusapan natin ang 6 na iba't ibang uri ng client na matatagpuan mo online. Yung trabaho ko kasi ay online job. So, ibig sabihin nun, meron akong client online. Nagsiserve ako sa kanila ng mga services like SEO, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, at lahat-lahat na lang ng mga ads dyan. So, for today's vlog, pag-uusapan natin yung 6 na uri ng client na naranasan ko na. At baka din naranasan nyo na rin ito sa buong buhay nyo kung ikaw ay isang online job worker. So, nandito ang listahan ko sa aking computer, which is babasahin ko na lang. Ilalagay din natin sa ating screen para din ma-update kayo kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. So, okay, ang first client dito ay Perfect. Bakit sila perfect? Kasi ang client na to ay sobrang bait. Ang client na to ay talagang down to earth. Salary wise, check. Training, check. Galante, check. Ano pa ba? Wala ka nang mahahanap pa sa kanya. Siya yung tipo ng client na perfect at talagang gustong-gusto ng mga freelancer. Yung tipong ikaw na lang yung mahihiya. Kasi nga, sobrang bait niya sa'yo, sobrang perfect. Ang perfect lang ng buhay. Ang ganda-ganda lang kapag ganun yung client. Diba? Pero, ni sa panaginip, minsan lang, siguro mga out of 100, isa lang na may ganitong client, yung perfect client. Na talagang sobrang bait. Hindi ko nga alam kung meron pa ba nito eh. Pero, hindi naman sa pagmamayabang. Meron kasi akong isang client na gano'n. So, I am just lucky na ako na lang yung nahihiya pa sa kanya. Kasi, napaka-perfect na niya. Diba? So, punta naman natin yung number 2. Ang number 2 naman ay feeling perfect. Bakit may perfect at saka feeling perfect? Kasi itong client, syempre, nauunawaan naman natin, guys, na talaga sila yung boss, sila yung nasusunod sa lahat ng bagay. Kaya, may karapatan naman silang maging perfect. Tapos, ba't ka pa nila hinire? Perfect naman pala sila, diba? So, hindi na dapat nila kailangan yung service mo. Kaya, feeling perfect eh. Yung pala, parang ano, kaya nga sila naghanap ng expert, naghanap sila ng mga specialist kasi they cannot do it by themselves. Pero nung makipag-usap na sa'yo, para bang hindi ka tao, di ba? So, yun yung number 2. Feeling perfect. So, meron ka bang ganong client? So, comment down below pag meron kang ganong client. Okay guys, so ready na ba kayo kung ano yung client number 3 dito sa listahan ko? Sila yung client na can do everything. When it comes to can do everything phrase, lahat ay kaya nilang gawin. Yun nga lang, kapo sila sa oras. So, sila yung mga client na alam nila yung bawat strategy na gagawin mo. Hindi mo sila maiisahan, kumbaga. So, bawat agalaw mo, kalkulado nila, bawat trabaho mo, bawat oras, kung gaano sila kabilis, gusto nilang ipantay din nila sa bilis nila yung kabilisan mo, kumbaga ganun. So, dahil they can do a lot of things, hindi ka na, parang wala ka nang wala ka nang mahihiling pa sa kanila. Kasi pag may tinanong ka, masasagot nila agad. Kasi nga, they are very much knowledgeable sa mga bagay-bagay. Mga kahit punting bagay lang, talagang alam nila yung bawat detalye ng kanilang trabaho. Siyempre, may mga client kasi na gano'n na bago sila mag-hire ng someone na ng virtual assistant, alam na nila yung kanilang mga specific needs. Kasi nga, kaya nilang gawin. Yun nga lang, wala na silang time na gawin yun. Kasi of course, we have only 24 hours sa isang araw. Kaya, sino ba naman yung kakayanin ang lahat ngayon, di ba? Okay? So, the next is, number 4, very dependent. So, sino naman yung client na nag-start ng business pero hindi nila alam yung digital marketing world. So, like sa akin, kasi nasa digital marketing world ako. So, they want to start a business. Like, gusto nilang magpa-Google Ads.
tapos hindi nila kayanin, iaasa na lang sa'yo. So, yung mga ganitong client na very dependent sa'yo, grabe yung trust na ibibigay nila sa'yo. Mas gusto ko ang client na very dependent sa akin kasi alam mo yung pag sinabi mo na ganito, nag-suggest ka na ganito, they will value your idea kasi nga wala silang knowledge. Pero, ito lang yung problema na nakikita ko. Kapag very dependent yung client mo sa'yo, parang limitado lang yung ano mo ba, yung training mo. So, ibig sabihin nun, ikaw at ikaw lang yung gagawa ng mga ganitong bagay, ganyang bagay, ito, ganyan. So, kasi nga, nakadepende lahat sa'yo. So, kung ano yung sasabihin mo, susundin nila. So, kapag nagkamali ka, tapos in-apply nila yun, ay nako, for sure, balikan ka nun. Tapos, may mga client pa talaga na, itong mga very dependent client na ibalik pa sa'yo lahat ng mali. Hey, bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganyan? Sabihan ka na, umayos ka minsan, ayusin mo. Pero, as client sana, sila din yung numero unong tao na mag-secure ng quality ng work. Kasi, sila yung magpresent doon sa mga clients din nila, sa mga meetings nila. Tapos, inasa lang sa'yo. So, dapat alam din nila yon. Kaya ako, yung ginagawa ko, kapag meron akong client na very dependent sa akin, pinapaintindi ko talaga isa-isa kung ano to, anong function nito. Parang nagbibigay ako ng ano ba, ng tutorial sa kanila, ng awareness kung ano ang mga bagay na ginagawa namin. Para kapag may meeting sila, they can do it for themselves. Ang haganda lang naman dito sa very dependent na client, alam mo yung hindi sila makakagalaw kapag ka wala ka. So, ang ending nun, lagi kang magtrabaho. So, diba? At yung gagawin mo na lang ay make sure na yung business niya ay lalago dahil tutulungan mo siya. Kasi nga, kung wala siya, wala kang trabaho. Kung wala ka, wala siyang business. Parang ganun yung setup niyo. So, kaya, as a virtual assistant, kapag very dependent yung client mo, lagi kang mag-research, lagi kang mag-invento, lagi kang mag-experiment para yung business niya ay tuloy-tuloy. So, di ba? So, ready na ba kayo sa number 5? Ito yung mga barat na client. When we say barat na client, halos kulang na lang hingiin yung servisyo mo. So, hindi ba nila naisip? Kasi, alam nyo guys, merong mga clients talaga na feeling nila sila yung nagpapakain sa buong pamilya mo, which is literal naman na talaga totoo. So, let's say, magtrabaho ka sa labas, magkano yung income mo per hour? So, dito sa Davao kasi yung minimum ay 390. So, pag 390, teka lang, kuha lang ako ng calculator dito sa computer. Kapag mayroon kang 390, divide mo yan into 8 hours. Kasi diba, 8 hours yung trabaho. Ibig sabihin nun, 48.75 yung per hour. So, 48.75. So, these client na mga barat, gusto nila na ganong setup din. So, sa papasahuran ka ng $1 per hour, hello, nasa online kaya tayo. We are paying our own internet, we are paying our own electricity, we are paying our own computer setup, and etc. So, yung 48.75 per hour, hindi yun kakayanin. Ang nakaganda lang, nakakatipid tayo ng pamasahe. So, if I am the virtual assistant, minsan, dinatanggap ko na rin yun kasi, kumpara naman lalabas ka pa, ganun din. So, pag freelancer ka kasi, you still have the option na maghanap ng ibang client. Like, let's say, kung may $1 per hour ka, tapos, hindi ka na mamasahe, pero you need to pay the internet. So, ang gagawin mo na lang ay, bilisan yung trabaho mo kasi hindi ka naman lalabas ng bahay. Well, hindi ka matagdag sa biyahe. Hindi ka na bibigay ng more effort pa or more time pa para sa biyahe. Hindi ka na makakagala. So, ang ginagawa ko na lang, minsan, tinatanggap ko na yung at $1 per hour. Kasi nga, sayang din naman yun. So, yun yung mga barat na client. Pero, kapag kayong skills nyo naman ay nasa level up, so,
let's say sa akin, Google Ads specialist ako, Google Ads manager ako. So, tutanggap ba ako ng $1 per hour? Kasi yung client na yun, magtatanong, bakit $1 per hour yung ano mo, yung sahod mo? Kasi compared doon sa United States, magkano lang yung $1 per hour, di ba? Pero may mga clients talagang barat. Kaya lang, minsan, nakakatulong din yun. So, it's better nga na merong work kaysa sa wala. Okay, so upskill lang tayo ng upskill para hindi tayo baratin. Okay, yung last but not the least ay galante. So, this client na galante ay hindi sila mag-question kung magkano yung sasahurin mo. Magne-negotiate lang sila kasi business owner sila, businessman sila, businesswoman. Pero galante sila. They will provide all your computer. They will pay your internet, they will provide laptops para makapag-work ka, pati yung mobile, kapag Instagram yung work mo. So, ipipigay nila yun kasi nga galante sila. So, ikaw na lang na virtual assistant, ikaw na lang yung mahiya, di ba? Sayang din yung client na galante, tapos makakawalan mo. So, ganun lang. It's always a win-win situation. Perfect man yung client mo, feeling perfect ba yan, can do everything. Very dependent, barat man yan, o galante. So, nasa sa'yo pa rin yung lahat. So, kapag may mga ganun kang client, ang advice ko na lang, assess mo na lang yung self mo. I-assess mo yung worth mo. Kasi, you're providing the services, they cannot do business without your effort, diba? So, kailangan mong presyuhan ng tama yung sarili mo, mag-upskill ka para hindi ka mahiya at hindi ka baratin ng client. So, itong barat portion, number 5, pwede lang yan kapag ikaw ay baguhan. So, for experience, okay na din yun. Pagkatapos ng isang experience na yun, once ang client ay satisfied sa work mo, si client na mismo yung mag-i-increase sa'yo. Ito pa, tayong mga Pilipino, nahiya tayong demand ng increase o nahiya tayong magsabi kung ano yung totoong sahod na gusto natin. Hindi na natin kaya na, okay, gusto ko ng $100 per month. So, ganun siya guys. Huwag tayong mahiya. Please, comment down below kung naranasan niyo ang ganitong client or please comment down below kung alin dito yung client nyo. Okay guys, so thank you so much for watching. Have a good day. Bye!